Lia, paanas ko sa pagkakaawang ng mga labi namin para umagip ng hangin. Enough. Hanggang dito lang ang kaya ko, Alex. Hinihingal nitong putol sa malalim naming paghahalikan. Malamlam ang mga mata kong tumitig dito na ikinaiwas ng tingin nito at kumalas na sa pagkakayakap sa akin. Tahimik akong pinauna na itong magmanlaw at walang imik na lumabas ng banyo. Napahinga na lamang ako ng malalim at tinapos na rin ang panliligo ko. Kahit nabitin ako sa lampungan namin, sobrang tuwa pa rin ang puso kung pinalasap nito sa akin kung paano siya magdala sa kaulapan. Lumipas pa ang ilang araw na nagbalik na naman siya sa pagiging malamig sa akin. Tingin ko nga nagkapustahan lang silang magkakaibigan noon sa nangyari sa pagitan namin sa banyo. Dinig ko pa ang kantsawa nila noon at binabati ito sa hindi ko mawaring dahilan. Kabado ako habang papunta na sa BGC Taguig kung saan ang bagong bukas na restaurant ni Kate. At ako ang kinuha nitong manager. Hindi pa namin napag-uusapan nila ang tungkol sa pagtatrabaho ko simula bukas, pero tingin ko na may ipinaalam na ni Kate sa kanya. Hindi rin naman kasi kami nagkakausap ng masinsinan kaya wala akong chance tanungin ang opinion niya. Lalo akong kinabahan pagkaparada ko ng kotse ko sa nakalang space para sa akin dito sa harap ng restaurant dahil marami-rami na ang mga tao dito at may mga media pa. Napapabuga ako ng hangin para kalmahin ang puso kong nagwawala na sa loob ng ribcage ko. Napaiktad pa ako sa pagkakasubsob ko sa manibela nang may kumatok na security guard sa bintana ng kotse ko. Napaayos ako sa long sleeve white polo ko na tinupi ko pa hanggang siko ang manggas nito at sumilip sa rearview mirror na inayos ang pagkakawaks ng buhok ko bago tuwid na lumabas ng kotse. Naiilang ako dahil kailangan ko pa maglakad ng red carpet papasok ng restaurant ni Kate dahil kaliwat kanan ng cameraman na nakatutok sa lahat ng dumaraang bisita. Panay din ang kislap ng mga kamerang nakakasilaw. Hindi ko naman akalaing ganito kalaki at ka-exclusive ang restaurant na imamanage ko. Lalo tuloy akong kinakabahan ng magkamali. Hindi pa naman ako sanay sa ganitong kasosyal na mga gathering. Hindi ko alam kung paano ngingitian ang mga nandito na sa loob na napapatingin sa akin. Ang iba kasi ay mga kilalang actress at models ng bansa. At karamihan ay mga sikating anak bilyonaryo dito sa bansa. Hi, Mr. Alex Montesilio, right? Napakunot-no ako sa magandang dilag na sumalubong sa akin dito sa gitna ng event na palingalinga at hindi alam kung saan pupuesto. Yes. Hi. Alanganing bati at ngiti ko na ikinalapad naman ang pagkakangiti nito. Napalunok ako ng pasimple itong yumakap at idikit sa akin ang hinaharap na tila sinadya pa habang bumabeso sa akin. Naiiya naman akong tumanggi o sitahin ito, lalo't marami-rami ng bisita dito sa loob at hindi ko mahagilap ang grupo ni Lalia. I'm Crucia, baby. Your assistant, co-manager. Let's go. Hinihintay na tayo ni Miss Kate sa loob para ipakilala sa lahat ng kapwa natin empleyado dito. Napatango-tango na lamang ako sumunod na dito at hinayaang yumapo sa braso ko kahit naiilang ako. Halata kasi sa mga kilos, pakikipag-usap at pagtingin nito sa akin na may gusto siya sa akin. Kinakabahan tuloy akong baka makita ako ni Lia na may nakayakap sa braso kong dalaga at mamasamain na naman ito. Napangangako at parang binuhusan na nagyayalong tubig ng pagpasok namin sa conference room nitong lugar kung saan nandito nga ang lahat ng employee at ang anim na Diyos ang tinitingala ng lahat, ang The Fierce Ladies. Napapangisi pa ang mga ito sa pagpasok kung nakayaka pa rin si Crucia sa braso ko. Napapasingapan lahat na ngayon nakatingin sila sa aming naglalakad dito sa gitna palapit sa harap kung saan nakaupo ang anim. Hindi ako makatingin sa mga mata ng asawa ko dahil kahit gusto kong baklasin ang pagkakayakap ni Crucia sa braso ko ay hindi ko magawa. He's here now, Miss Lia. Malambing na saad ni Crucia kaya napatayo na ang mga ito sa paglapit namin sa table nila. Thanks, Crucia. Mabuti naman at mukhang magkasundo kayo ni Alex. Nakangiting sagot ni Kate na makahulugan ang pagtitig sa akin na ikinapupula ng mukha ko.
Para na nga itong namamanhid sa sobrang init nito. How are you, handsome? Lalo kaya itong gumugwapo. Excuse me? Malambing na saad ni Miss Erica at siya naman ang yumakap sa braso ko. Lalo tuloy akong hindi makatingin sa mga mata ni Leah na tahimik lang at panay ang tungga sa kanyang wine glass. Smile, baby. You look so tense. Dagdag pa nito at pasimpleng pinahid ang namumutil ko ng pawis sa noo. Halata ba? Bulong kong ikinahagikik nito at yumakapas tagiliran kong lalong ikinanigas ko. Okay, everyone. May I have your attention, please? Agaw attention na ni Kate na napapapalakpak pa kaya napatayo na ang lahat sa kanika nilang mess at seryosong tumitig sa amin dito sa harap. Everyone, I want to introduce to you your new manager here in Edsel. Mr. Alex, want to sell you. Masiglang pagpapakilala nito sa akin. Nagpalakpakan naman ang lahat at nagtitilian pa ang mga kababaihan na mukhang mga bagong hired na waitress at chef dito. Kalma girls, don't worry. Mr. Alex is still single. Dagdag pa nito ikinayuko ko dahil nagtilian lalo ang mga kababaihan dito. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako o matutuwa na single akong ipinalam nito sa lahat. Lalo't nandirito si Leah na mukhang walang paki na nandito ako at tinitilian ng ibang kababaihan. Kung sa bagay, hindi naman na iyon nakapagtataka dahil wala naman siyang pakialam at nararamdaman para sa akin. Napapangiwi na lamang akong isa-isang tinatanggap ang pakikipagkamay ng mga katrabaho ko sa akin na halos hindi na magkandamayaw at kilig na kilig pang makamayan ako. Tatawa-tawa naman ang limang kaibigan ni Leah sa kanilang table na tila. Pinagkakaisahang asarin ang honey ko na hindi na maipinta ang pagkakalukot na magandang mukha. Panay din ang tungga nito sa wine glass at hindi nakikipagsabayang makipag-asaran sa mga kaibigan katulad dati. Nahihiya naman ako makaupo sa kanila sa harap kaya dito na ako nakaupo sa mga kapwa ko employee. Kabado ko napapasulyap sa table nila Leah dahil nakiyakap na naman sa braso ko si Krisha na parang third year na kung makakunyapit sa akin. Sir, bakit single ka pa? Napalingon ako sa kaharap kong nagpakilalang Emma na head chef dito. Pilit akong umiti dahil nakatutok na silang anim na kasama ko dito sa table na halatang curious sa sagot ko. Naputol ang sasabihin ko na mag-vibrate ang phone ko kaya pasimple kong hinugot iyon at binasa sa ilalim ng mesa. Namilog ang mga mata kong napatikom ng mga labi nang makitang galing kay Leah ang message. Kill Tai! I'll kill you! Lumipat ka dito kung ayaw mong pasabugin ko ang pagmumukha ng mga haliparot dyan sa tabi mo! Pasimple akong sumilip sa gawin nito at napaiktad ng iduro ko nito at sanay niya sa nagigilitan ako sa leeg at napakuyong pa ng kamao. Napayuko ako at nag-type agad ng sagot dito. Huwag ka naman ganyan, honey. Nakikipagkaibigan lang naman ako. Pikit mata kong isunod at sinilip ang reaksyon nito habang binabasa ang reply ko. Nagtagas ang pangan nito at muling inisang lagok ang wine. 10 seconds. Kapag hindi ka pa tumayo dyan, patay ka sa akin, Montesilio. Lalo kong kinabahan sa reply nito at mukhang hindi siya nagbibiro. Akmang tatayo na ako nang pigilan ako ni Krisha at nagtataka pa silang tumitig sa akin. Hey, namumutla ka, manager. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito at napapahaplos pa sa pisngi ko. Sasagot pa sana ako nang biglang may nagsalita sa harapan namin ikinanigas ko. Get your dirty hands off of him or else I'll break that so you'll not able to touch my man anymore. Madiimbanta nito ikinatigil ng mga kasama ko lalo na si Krisha. Iya, kakilala mo ba? Akin yung lalaking hinahawak-hawakan mo, miss. So if I were you, lumayo-layo ka sa boyfriend ko. Habi ko pa naman mambali ng mga braso. Panguyam nitong ikinaputla namin. Sorry po, Ma'am Leah. Kaagad na paumanhin nito at napapayuko maging ang ibang kasama namin. Napaiktad ako nang sa akin na ito bumaling. Maluha-luha ako nagsusumamong tumitig dito at di na alam kung ano mararamdaman ko ngayon dahil kita kong galit na galit ang mga mata nitong nakatitig na sa akin. Come on, honey. Nakapag-introduce ka na sa kanila, hindi ba? Malambing saad nito pero may halong diing ikinangiwi ko. Kabado ako lumapit dito dahil kita ko namang gustong gusto na ako nitong teresin ng buhay. Namilog ang mga mata ko
na napayapo sa bawang nito nang walang kahiyahiyang siniil nito ang mga labi ko ng mapangangking halik sa harap ng lahat. Kaya napasinghap at hiyawan ng mga tao sa paligid namin. Mariina ako napapikit sa magkahalong saya, kilig at hiya sa ginagawad nitong literal na nilaplap na ako sa harapan ng lahat. Hinihingal kaming napabitaw sa isa't isa habang pinagdikit nito ang mga noo namin at nagkakapalitan na lamang ng hanging nalalanghap sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Nalalanghap ko na rin ang mainit at mabangong hininga nito at nagkakasagian pa mga labi namin. Relax, honey. Why? Are you afraid of me? Hmm? Bulong nito't yumakap na sa tagiliran kong iginiya papunta sa table nila. Nakangisi tuloy sa amin ang lima na tila tuwang-tuwa sa reaksyon ni Leah. Samantalang ako ay para nang mahihimatay sa sobrang kaba ko sa sasapitin dito. Oras na nakauwi na kami. Matapos ang nakakapangapal mukhang eksena namin ni Leah sa conference ay inakay ko na ito palabas. Lalo nagkitang may tama na rin ito dahil nakakarami na nang nainom. Tapos ko naman ang makilala lahat ng staff na makakatrabaho ko dito sa restaurant. Magpapalusot na lamang siguro ako bukas sa kanila bilang paliwanag sa ginawa ni Leah. Napakatahimik na naman ito habang binabagtas na namin ang kahabaan ng highway pauwi ng condo. Kahit nga ang sulyapan ako ay hindi niya magawa. Kita ko sa peripheral vision kong nakabusangot itong tila kay lalim ng iniisip. Nangangamba naman akong basagin ng katahimikan sa pagitan namin, lalo na't hindi maganda ang temper nito ngayon. Baka mamaya bulyuan pa ako nito at paglaka rin dito sa kahabaan ng highway. Sabi nga, less talk, less argument, less pain. Napalunok ako nang mag-vibrate ang phone ko kaya maging si Leah ay napatingin din sa bulsa ko. Answer it. Walang emosyong saad nito. Kabado man ay dinampot ko na bago pa ito magalit. Napapamura na lamang ako sa isip-isip ko nang mabasang si Theo ang caller, isa sa mga kaibigan ko. Napabuga ako ng hangin bago sinagot ito at in a loudspeaker dahil hindi ko naman mahawakan. Tahimik lang naman si Leah na halatang nakikinig. Dude, napatawag ka. Kalmadong saad ko. Dinig ang ingay sa kinaroroonan nito at paniguradong nasa resto na naman ang mga ito. Hey dude, what's up? Kailan ka dadalaw dito? Hinahanap ka na ng mga chicks mo. Nauubusan na kami ng palusot sa kanila. Umigting ang panganang katabi ko sa malakas na boss ni Theo na ikinabahala ko. Dinampot ko ang kamay nito at pinag-intertwined ang mga daliri namin. Honey, nagbibiro lang siya. Nakangiwing saad ko at pinaghahalikan ang kamay nitong hawak ko. Hello? Dude? Nandiyan ka pa ba? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko sa kapilyuhan nito. Napaka-wrong timing ng tawag. Galit na nga ang honey ko eh, nadagdagan patuloy. Oo, nagmamaneho kasi ako. Let's go there. Napalingon ako saglit sa asawa ko sa isinaad nito. Napaniguradong narinig din na Theo na natahimik sa kabilang linya. Honey, public kasi doon. Hindi yun katulad sa bar na tambayan ninyo magkakaibigan na secured ang buong area. I know, but still, I want to go there with you. Isa pa hindi ko pa formal na nakikilala mga kaibigan mo. Putol kaagad nito sa pagtanggi ko. Narinig mo, dude? Ipasara mo ang resto. Pupunta na kami dyan ng asawa ko. Dinig ko pang naghihiyawan ang mga itong tila na tuwa sa ibinalita ko. No need. Huwag kang childish. Hindi naman sa iyo lugar. Isa pa, kaya kong protektahan ang sarili in case may manggulo. Napatikom na lamang ako ng bibig dahil wala din naman ako magagawa kung ano man ang gustuhin nito. Fine. Tayo, malapit na kami dyan. Ihanda mo ang table natin. Gusto ko ng malinis. Malinis, ha? Madiing saad ko na ikinabungis-ngis pa nito sa kabilang linya ng mahimigan ang ibig ko. Araglado, dude. Kailan ba ng asawa mo? Yung mga kaibigan niya, kasama niyo rin ba? Daldal pa nitong bakas ang saya at excitement sa tono. Nice idea. I'll call them to join with us tonight. Lalo kung kinabahan sa isinaad ng katabi ko ngayon, ay dinudot-dot na ang cellphone. Oo, susunod sila kaya umayos kayo dyan. Huwag niyo ako ipapahiya, ha? Sumusukong sagot ko kay Theo bago pinatay pa ang tawag. Napabuga ko ng hangin. Parang may mali. Bakit naman gugustuhin itong pumunta sa public rest eh? Nakita naman na niya noon na maingay. Magulo at hindi safe ang lugar doon. Lalo na sa mga katulad niyang maladyosa.
Tapos susunod pa ang limang Diyos ang kaibigan nito. Chuck, magkakagulo doon dahil imposibleng walang makakapansin sa kanila. Panayambog ako ng hangin habang nakapark na dito sa harap ng resto ni Tayo. Ayoko talagang tumuloy dahil kasama ko ang asawa ko. Ilang beses na kaya kaming napapagulo sa loob dahil nakukurso na dahan ang grupo namin dahil sa mga babaeng naglalalapit na lang basta sa table naming magkakaibigan. Come on, let's go. Untag nito. Honey, umuwi na lang tayo please. Pakausap ko sa malungkot na tono. Nag-aalala lang naman ako para dito lalo na at wala siyang dalang bodyguards ngayon. Bakit? May kinakatakot ka bang matuklasan ko dito? Sa hangout place nyo? Hmm? May mas malala pa ba sa kaalaman kong kung sino-sinong babae ang kinakama mo dito? Natahimik ako sa isinaad nitong may halong panguiyam sa tono. Maya-maya pa ay sunod-sunod na pumarata ang mga nagmamahalang sports car na limang kaibigan nito sa likuran namin kaya wala na akong nagawa ng bumaba na ito. Kaagad namang sumalubong sa amin ang limang kaibigan ko na bakas ang kamanghaan at tila hindi makapaniwalang nandirito na ang The Fierce Ladies na dati-dati pinagpapantasyahan lang naming makita noon. Sabay-sabay pang nakao ang mga labi ng mga ito na ngayon nakamata na sa aming pito palapit sa kanila. Liyam ako napapangisi sa itsura ng mga itong nakatanga sa anim na Diyos ang kasama ko, lalo na nang yumakap si Lia sa braso ko. Hey, is it okay if we hang out here with you guys? Malambing na tanong ng asawa ko sa mga itong nakatulala pa rin. Ha? Yeah. Oo naman, Miss Lia. Welcome na welcome kayo dito anytime. Anytime yung gusto. Natatarantang sagot ni Theo nang makabawi-bawi ang mga ito. Sorry about last time. Hindi tayo masyado nakakilala. But now, we have plenty times to bond with you guys. I'm Lia Bonavista. It's a pleasure to meet you all. Pagpapakilala nitong naglahad ng kamay sa lima. Nagkatinginan pa ang mga ito at kitang kabado na isa-isang nakikipagkamay sa asawa ko. Kayo, Miss Lia. Nakangiti namang napatangutang ang asawa kong kinamayan ito. Pinamumulahan pa itong hindi makatingin sa mga mata ko sa paniningkit ko dito. Alger, Miss Lia. Sunod na pakilala ni Alger at matamis pang umiti sa asawa ko at hindi man lang aware na pinaniningkitan ko na rin ito. Bricks, at your service, Miss Lia. Namilog ang mga mata ko at kaagad binawi ang kamay ng asawa ko ng akmang hahalikan ni Bricks iyon. Kaya natatawa ang mga kaibigan kong binatukan sa Bricks. Adam, Miss Lia. Nahihiyang pakilala ng pinsan ko at kitang pinamumulahan ng pisngi. Luigi, Miss Lia. Huling pagpapakilala ng pinsan ko rin si Luigi. Nakangiti lang naman ang asawa kong napapatango-tango na kinakamayan ang mga ito. Honey? Si Luigi at Adam, mga pinsan ko sila. Kaya kung pansin mo sa kanila lima, etong dalawa lang ang matino sa kanila. Bulong kong ikinabungis-ngis nito at bahagya pang kumurot sa tagiliran kong ikinaiktad at tawa ko. Bakas naman na inggit sa limang kaharap ko sa lambingan namin ng asawa ko sa harap nila. Napaayos kami ng tayo sa pagsusundutan ng tagiliran ng asawa ko sa pagtikhim ni Kate. Kaya sa kanila na napatingin ang limang kaibigan kong nagsilaglag na ang panga sa pagkakatulala. Nailing na lamang ako napapangisi sa mga ito. Napaghahalata ang mga diehard fans ng The Fierce Ladies eh. Hi kiddies, I'm Erica, Lia's friend. Unang pagpapakilala ni Miss Erica at isa-isang kinamayan ang mga nakatangang kaibigan ko. Lalo na nang humaplos pa si Erica sa baba nila para itikom ang mga bibig sa pagkakanganga. Ginawa mo naman mga tuta. Hello, yummy babies. I'm Jessica, Lia's friend. Natatawang pagpapakilala ni Miss Jessica na bumeso pa sa mga itong ikinangisi nila lalo. Anong babies? Pwede na nga makagawa ng baby ang mga ito. Sara ka talaga. Sabat naman ni Miss Danica na hinila na si Miss Jessica at bumaling sa limang nakatulala pa rin. Ni hindi makakilos, mapakurap o makapagsalita. Hello daddies, I'm Danica. It's a pleasure to meet you guys. Malambing na pagpapakilala nitong isa-isang humalik pa sa noon ng lima. Tatawa-tawa tuloy kami ng asawa kong magkayakap sa harap ng mga kaibigan naming nagpapakilala sa isa't isa. Tabi, my turn. Natatawang hinila ni Miss Karina si Miss Danica na napapangisi at iling dito. Hi handsome, I'm Karina.
Bakit nga ba ngayon lang kami nagawi dito? Pagpapakilala nitong isa-isang kinamayan ng mga ito, sabay halik sa kamay nilang ikinasinghap pa nila at halos maging rebulto na sa pagkakatuwid ng tayo na hindi man lang makakilos. Ako na magpapakilala na si Miss Kate ng harangin ni Miss Jessica at Miss Erica. Kaya nagtataka pa itong nagpalipat-lipat ng tingin sa mga kaibigang nakangisi dito. Isumbong ka namin sa sila, Sun Charles mo eh. Gusto mo? Nakangising saad ni Miss Erica. Kaya pagkakaitong natawa at napailing sa mga ito. Andayan nyo naman. May pahalik-halik pa kayo sa kanila. Ta sa akin. Ni makapagkamayan sa kanila, hindi pwede. Maktol nitong ikinabungisnis ng limang kaibigan. Bakit ka ba kasi sumama? Akala ba namin pupuntahan mo yung baby mong mahihiyain na nga matampuhin pa? Natatawang sad ni Miss Jessica at inakbayan na itong inilapit sa lima kong kaibigan. Lalong matulala na makaharap ng face to face ang mga pinaka-ultimate crush ng grupo namin. Si Kate Del Mundo. Guys, this is Kate Del Mundo. Pero hindi niyo siya pwedeng kamayan dahil taken na ito, okay? Pagpapakilala ni Miss Jessica kay Kate na napahalukip-kip at sinasamaan ng tingin ang mga kaibigang nangaasar ang tingin at ngiti sa kanya. Grabe kayo sa akin ha? Wala naman siya dito. Parang konting chancing lang eh. One for all for one nga, diba? Maktol pa nito kaya tinapik ni Miss Erica sa balikat. Mali ka, body. Nililigtas ka na nga namin eh. Saan itong nakangisi kaya napakunot noo ang kaharap? Saan naman? Ngumuso si Miss Erica sa gilid namin kaya napasunod kami ng tingin at napasinghap nang mamukhaan ko ang binatang naka all white jogger pants, rubber shoes at hoodie sa tabi. Kahit ang simple ng pormahan ay litaw na litaw ang aking kagwapuhan sa all white itong suot kaya maging mga kaibigan ko'y napanganga sa datingan nito. Oh my gosh! Bakit na nito ang baby ko? Bulalas ni Kate at kaagad nilapitan ang binatang prenteng nakapumulos sa gilid na nakamasid sa amin. Marami-rami na rin nakikiosyoso sa amin at tila kinikilala ang mga dilag namin kasama. Sura, ulo talaga. Kanina nagre-reklamo pang hindi raw naka-chancing, pero kaagad naman tumino nang makita ang Ignacio niya. Naiiling na saad ng asawa kong sinang ayuna ng apat. Para tuloy kaming nanonood ng eksena habang pinapanood ang dalawa dahil nakabusangot ang gwapong mukha ng boyfriend nitong ipinakilala sa amin noong kasal namin ni Leah, si Charles. Hindi tuloy namamalaya ng asawa ko ang pagkakayakap namin sa isa't isa at panayang halik ko sa ulo nitong hindi niya napapansin. Ngiyamaya pa'y nasuyo din niya ito at magkayakap na lumapit sa amin. Ngiting-ngiti pa itong kinikindat-kindata ng mga kaibigang naiiling sa kanya. Baby, kilala mo naman na sila, right? Malambing na tanong nito sa kasintahan. Napatango-tango lang at kitang nahihiya sa amin. Tanda mo siya? Siya si Alex, ang asawa ni Leah. Siya din ang kinuha ko manager sa restaurant natin. At sila naman ang mga kaibigan ni Alex. Boys, let me introduce to you, Charles Ignacio, the apple of my eyes and one and only baby. Pagpapakilala nito sa kasintahan sa mga kaibigan kong namutla at bakas ang inggit at panghihinayang sa mga mata, na-taken na ang ultimate crush nila. Well, ako din naman, pero hanggang crush lang dahil may honey na akong nakakuha ng puso ko. Si Leah, ang asawa ko. Hi. Alanganin bati ng mga ito na ikinangiti at tango ni Charles na isa-isang kinamayan ang mga itong isa-isa ring nagpakilala sa kanya. Magkakasunod kami pumasok ng resto at kami ni Leah ang panghuli na sinusundan si Kate at Charles na magkayakap din. Parang ako pa ang kinikilig sa kanila dahil kita namin ang asawa ko kung gaano kalambing ang isang Kate Del Mundo sa nobyo nitong halatang mahiyain. Ni wala nga itong pakaalam sa lahat ng nakatingin dahil panay ang halik nito sa kasintahan na ikinaiiling naman ng honey ko. Naupo kami sa upuan kung saan kaharap ang dance floor at mini stage na tinutugtugan ng live band performers ni Teo. Kahit dim light ang ilaw dito sa loob ay napapasunod pa rin ang tingin ang mga malapit sa amin dahil sa mga Diyos ang kasama namin pito. Hep hep hep, and where the hell do you think you're going, huh? Pigil ni Miss Erica kay Kate nang akmang hihiwalay sila ng table sa amin. Napapayuko tuloy si Charles habang ngisi-ngisi ang girlfriend. Ibalatan nyo na to sa amin? Dito lang kami sa katabi niyong table. Hindi!
Napangawi ito sa sabay-sabay na sagot ng mga kaibigan kaya wala na itong nagawa nang hilahin na siya ni Miss Kate at Jessica paupo sa harap namin. Paoblong ang pwesto namin para magkasya kaming 13. Magkakatabi ang mga babaeng kaharap namin at pinagigitnaan namin ang honey ko si Charles na napapayuko. Hey dude, okay ka lang ba? Tapik ko ditong ikinaangat na mukha nito at pilit ngumiti. Okay lang dude, hindi lang ako sanay na maging customer sa ganitong lugar. Bulong din ito. Ano ibig mo sabihin? Hindi ka social goer na tao? Napakamot pa ito sa batok at inabot din naman ang beer na bigay ko. Oy, sanay ako sa tatlong bagay na siyang daily routine ko. Trabaho, bahay, eskwela. Nahiya naman ako sa isinaad nito. Napakatinuon niya namang binata. No wonders na umaling sa kanya isang Kate Del Mundo. Dahil Kate hanggang matino siyang nilalang. Walang-wala ako sa kalingkingan niya. Kita rin sa kilis nitong hindi siya babaero. Kahit pasaksakan naman siya ng kagwapuhan. Mas lamang pa nga siya sa akin kahit naka-formal ako at siya ay simple lang ang suot. Maya-maya pa'y may mga lumapit na kababaihan sa grupo namin na isa-isang tumayo sa harapan namin magkakaibigan. Nanigas ako at parang binuhusan ng tubig dahil paniguradong kami na naman ang punterya nila. Hey Alex, long time no see. Mabuti na ba't napadalaw ka rin? Nakakatampo ka ha? Masyado ka bang busy? Lalo ko nanigas sa malambing na saad ng babae sa harapan ko at hindi man lang nila alintanang may mga kasama kami. OMG, ang gwapo naman ng new friend nyo. Hey handsome, do you wanna have fun with us tonight? Marating sabat ng isa pang babae kaya napatingala na ako at kitang kay Charles nakabaling. Akmang makikaupo ito nang may humaklit sa braso nito. Napakurap-kurap pa ako. Nang sa isang iglap lang ay dakmana ng the first ladies ang mga ito sa braso na nakangisi sa isa't isa. Eh, Samin, do you wanna have fun with us, ha? Huh? Mading asik ni Kate na ngayon dakmana sa buhok ang babaeng muntik makuupo sa kasintahan nito. Hindi pa man kami nakakahulma ay magkakasunod na ang mga itong haklit sa braso ang mga babaeng lumapit sa amin at nagtungo sila sa restroom. Patay, bulalas ni Charles na kaagad tumayo. Pasunod sa kanila kaya napasunod din kami dito. Sandali, dude! Pigil ko dito dahil kitang taranta ito. Bakit? Away babae lang yun. Hayaan na natin sila. Napailing ito ikinatigil naming anim. Hindi mo pa ba sila kilala? Alam mo bang ibig sabihin ng The Fierce Ladies na pangalan ng grupo nila? Napalis ang ngiti ko at para kami mga tsusmosol lumapit pa dito. Ano ibig mo sabihin? Mahinang bulong ko. Seryoso ka? Asawa mo ang isa sa kanila, hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng codename nila? Lalo kaming naguluhan ng mga kaibigan ko. Hindi mo ba napansin? Segundo lang at nakadakma na sila sa mga babaeng lumapit sa atin at sa isang iglap lang, nawala na sila sa paningin natin. Napasa po ako sa noot na paatras. Wala nga talaga akong kaalam-alam sa asawa ko. Ibig mo sabihin? Pumapatay ba sila? Wala sa sariling tanong ni Theo na ikinailing naman ito. Depende. Depende sa atraso ng dinakma nila. Pero please, atin-atin lang ito. Ang ibig sabihin ng The Fierce Ladies, mga delikadong babae, kayang-kaya nilang... Sumainis ito nang ginilitan ang leeg ng kanyang hintuturong ikinabilog ng mga mata namin at napatakip sa bibig. Kung ganun, yung sinabi na Leah kanina sa co-manager ko, nakabi niya mabali ng braso. Tumangutang ko itong ikinanginig ng mga tuhod ko at napasandal sa pader nitong hallway, papunta sa restroom na pinasukan ng mga ito. Mismo, hindi sila marunong magbiro sa ganyang bagay. Hobby nilang malumpo. Parang sasabog ang mga brain cells ko sa pagkumpirma nito. Hindi nga, nambubugbog sila? Maging si Alger at mga kaibigan ko tila hindi makapaniwala sa mga nalaman. Oo, mga palalaki o babae, kayang-kaya nilang malumpo. Lalo na't magkakasama sila. Saan pa nito ikinatigil namin? Napakubli kami nang makitang nagsisilabasa na silang anim at mukha namang hindi man lang nagusot ang kasuotan nila. Lalo't nakasexy dress pa ang mga itong kagagaling lang din sa opening ng restaurant ni Kate. Inintay muna namin makaliko ang mga ito bago maingat na tumakbo papasok sa nilabasan nilang restroom ng mga babae. At halos mapaluhod kaming pito ng mabungarang patong-patong na nakasalansa ng mga ito sa sulok na duguan ang mukha.
Sabog-sabog ang buhok, gusot at sira-sira na ang mga damit at halatang hinang-hina ang mga itong dumadaing. Napapalunok akong hindi makapaniwala sa nakikita. Sila ang may gawa nito. Pero kitang wala man lang nabago sa postura nilang anim na tila nagbanyo lang sila. Napapitlag ako nang tapikin ako ni Charles sa balikat. Tara na, makalugugin na nila ang buong bar. Pakita lang tayo. Lalo na't nandito ako. Nakakatakot pa namang sumpungay ng pagkademonyita, si Kate. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Lalo't asawa mo na si Miss Leah. Hindi sa tinatakot kita pero nakakatakot din pag sinumpong ng pagkademonyita yung asawa mo. Silang anim to be exact. Napalunok kami sa sinaad nito at napasunod na nang lumabas na ito. Malayo pa lang kami ay kita nga namin nagpapalingalinga na sila sa table namin. Ang mga ito. Napatakbo na kami ni Charles palapit sa kanila. Where have you been, ha? Huh? May kinatagpo ka ba? Sa lubong ni Kate kay Charles na kaagad niyakap at sinunghut-sunghut pa. Napaiktad ako na yumakap din si Leah sa akin na inaamoy-amoy pa ako. Honey, nag-CR lang kami. Uy, teka! Pigil ko nang pababa na nang pababa ang pang-aamoy nito sa akin at malapit na sa puson ko. Napapasinghap tuloy ang mga tao sa paligid na siyang nakamata sa amin. Kiss me, honey. Napakurap-kurap ako sa bulong nito at napalinga sa paligid. Nandito pa naman kami sa harap kaya kitang-kita kami ng lahat. Honey, hahalikan mo ko. Babasagin kong itlog mo, Montesilio. Namilog ang mga mata ko sa isinaad nitong may halong pambabanta. Go on, honey. Kiss me. Mag-asawa naman tayo kaya kahit saan at kailan mo gustong halikan ako. Hey, okay lang. But make sure na maingit sa atin ang mga higad sa paligid na nagpapantasyang matikman ka. Hmm? Now, kiss me. Napangiwi akong hinapit ito sa bawang. Napapangisi tuloy sa amin ang mga kaibigan nito habang ang mga kaibigan ko'y napapanganga na nakatutok sa amin ng asawa ko ang paningin katulad ng lahat ng nandirito. Mariin ako napapikit na maglapat na ang mga labi namin. Kaagad din naman itong yumakap sa bato ko at mas pinalalim pa ang halikan namin. Tanugon ko rin ng mas malalim. Naghiyawan at palakpakan pa ang mga kaibigan namin habang napapasinghap ang iba na halatang naiinggit sa amin ng asawa ko. Hindi ko mapigilang kiligin sa mga oras na ito sa inaasta ng asawa ko. Hindi ko sigurado kung naiinis lang ito o nagseselos pero kung ano man ang dahilan niya, ay sobrang tuwa sa puso ko ang resulta nito sa kanya. Pasado alas 12 na ng gabi nang makauwi kami ni Leah sa condo. Halos hindi na nga ito makalakad sa kalasingan, kaya kinarga ko na ito papasok. Napapayuko pa sa amin ang mga nakashift nilang employees ngayong gabi dito sa kanilang building. Alex. Sunod-sunod ako napalunok sa pag-ungol nito sa pangalan ko abang pinupunasan ko itong nakahiga na sa kama nito. Nandito ako, honey. Sagot kong pilit nitong iminumulat ang inaantok na mga mata. Come here, honey. Ibinuko pa nito ang mga braso kaya itinabi ko muna sa bedside table ang towel at Tupperware na may tubig na siyang ipinalinis ko sa kanya. Parang malulusaw ang puso kung tinawag ako nitong honey, lalo na't kinabig na ako nito padagan sa malambot at mainit nitong katawan. So sobrang bilis ng tibok ng puso kong dinig na dinig ang malakas na pagkabog nito. Panay ang lunok ko sa pagkakatutok na mukha naming gahibla lang ay maglalapat na ang mga labi namin. Kahit bakas ang pagod at antok sa mga mata nitong namumungay na ay pilit pa rin itong nagmulat at hinahaplos-haplos ako sa pisngi. Am I too harsh to you, honey? Nangilid ang luha ko pero ngumiti ako dito na umiling at humalik sa noon nito na ikinapikit at ngiti din ito. Stay with me, ha? Huh? And please, akin ka lang. Huwag kang nagpapahawak sa iba kasi akin ka na. Tom, makakapatay ako, Alex. Possessive ako pagdating sa mga pag-aari ko. Ang akin ay akin lang. Kuha mo, asawa ko. Tuluyang tumulo ang luha ko sa narinig dito. Napalabi akong pinakatitigan ng pumipikit-pikit na nitong mga matang nakatitig din sa akin. Anong ginagawa mo, honey? Teka lang, lasing ka. Awat ko nang pinagpalit nito ang posisyon namin at kita ko namang hinang-hina na ito dala ng kalasingan. Mukhang hindi niya alam ang ginagawa at maging ang sinasabi. Tasted my sweet punishment, honey.
I wanna claim tonight what's mine. Akin ka lang, Alex. Mula ulo hanggang paamoy pag-aari ko.